for today's vlog po is about Social Security System or SSS po. So, inaanyahan ko po kayo na tapusin po ang video na ito. At pagkatapos nyo po ang video na ito, huwag nyo pong kalimutang mag-likes and subscribe kung nagustuhan nyo po ang video na ito. So, simulan na po natin guys ha. Ngayon po, ituturo ko sa inyo bilang OFW po dito sa Taiwan. Ituturo ko po sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kung paano pong maghulog ng ating SSS contribution. So guys, napakahalaga po talaga na maghulog tayo ng ating SSS hanggat nasa Taiwan po tayo o nasa abroad po tayo, kasi hindi natin namamalayan na tapos na po natin yung 10 years or 120 months po para ma-achieve natin pagdating po natin ng 60 years old is magkaroon po tayo ng pension. So, ako po kasi is tapos na po ang aking 10 years na contribution ko. Bali ngayon po is kinukontinuous ko pa po na hulugan para po mas pagdating po ng 60 years old natin is mas malaki-laki po yung makukuha natin. So, hanggat nasa Taiwan po tayo at may panghulog pa tayo, yun po ang ginagawa naming mag-asawa. Dito po kami sa Taiwan naguhulog. So, since po na nag-Taiwan kami, bali, nagbuhulog po kami is yearly. Mag-asawa. So, awa naman po ng Diyos is natapos na. So, continuation, kinukontinue lang po namin ang paghuhulog ng SSS dito sa Taiwan. So, napakadali lang po guys maghulog dito sa Taiwan. Bali, sa mga hindi po nakakaalam pa, dati po is ang pinakamaliit na contribution is 550 peso po in peso. So, ngayon po, start po nung this year, April 2019, nasa 960 na po ang contribution. Pinakamababa po yun na 960 pataas po. Yun na po ang bagong contribution. Bali, ilalagay ko po mamaya sa huli ng video ito yung SSS na contribution na bago na po. Bagong table na po ng SSS contribution. So guys, bali ngayon po, ako po ay naghuhulog po kami dito sa Taiwan is sa mga padalahan po sa mga remittance. Kung saan po na nagpapadala ng pera, pwede po doon magpadala. Pero kami po, kami mag-asawa or ako po is talaga pong ako ay sa iRemit. iRemit po ang aking hinuhulugan. After po 1 week, pwede nyo po siyang i-follow up. Pwede po kayong tumawag sa SSS para i-follow up kung na-posted na po or naihulog na po nila sa pinadalhan natin yung ating contribution. So ako po, pagkahulog ko po, example, naghulog ako, after 1 week po, tatawag po ako sa kanila sa ating SSS sa main po sa Taipei. So, tatanong nyo po, kailangan nyo po guys ng SS number nyo, kasi tatanong po yun ang makakasagot sa inyo na si Ma'am Leslie. Sasabihin niya po is, ano pong SS number nyo, kailangan po yun, kasi kinikiin niya para madetect niya agad kung nahulog na ba or na-posted na po yung ating contribution. So, mahalaga po, i-memorize nyo. Ako po kasi is-memorize ko, kaya pag tumawag ako sa kanila, dire-diretso po. Or, kung hindi nyo po memorize, isulat nyo lang po sa papel para pag tinanong nyo yung SS number nyo, is alam nyo po kung anong isasagot nyo. So, ako po is sa iRemit Chong Lee naguhulog. Bali po, ang kanyang charge ay 150 NT. So, depende po sa inyo kung magkano ang contribution nyo monthly. Pero kami pong mag-asawa is yearly po kami nagbabayad. Dasa sa inyo po yon kung ano pong gusto nyo or every 3 months po or every 6 months or yearly kayong magbabayad. Pero kami po talaga is nakaset na po na yearly kasi yung pong pera namin yon talagang inire-ready na po namin talagang panghulog sa aming SSS kasi napaka-importante po yon talaga para sa atin. At syempre po, hindi po tayo lagi dito nasa abroad. Kailangan po talaga natin ng pag-uwi natin ng Pilipinas, may aasahan po tayo na benefits na makukuha sa ating SSS. Pwede rin po ito sa maternity, paternity. Ang alam ko po, pwede rin kayong mag-loan. So, talagang malaking tulong po ito sa ating mga OFW habang narito tayo sa Taiwan. At para hindi po masayang ang pinaghirapan natin sa abroad, pag-uwi natin ng Pilipinas is may aasahan po tayo na makukuha nating pera sa pagtanda natin. So, kami po is magna 9 years na kami ito sa abroad, kaya na-push po talaga namin na mahulugan at matapos namin yung taon talaga na 10 years na contribution namin. So,
talagang kailangan nagtiyaga at tipid para may maihulog tayo sa ating SSS, guys. So, bale, ipapakita ko po sa inyo kung saan pong Irie Mi Chong Lee, sa RJ Taas po ako naghuhulog. So, ito po yung video, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung saan ang Irie Mi Chong Lee. So, pwede rin po kayo maghulog ngayon is sa mga remittance center po tulad ng Metrex or RJ, mga branch po ng RJ. RJ Baba po sa Chong Lee, pero ako po talaga isasanay po ako sa Irie Mi sa RJ Taas po. So, ito po yung logo or video. Konting video lang po ito. Ipakita ko sa inyo para may idea po kayo kung saan pwede tayong maghulog. At napakadali lang, guys. Napakadali lang po. Para nagpadala lang kayo ng pera or naghulog kayo ng pera. So, ito na po. Video, pasok! Sana po nakatulong ang video kong ito sa inyo at kung bago ka pa lang po sa aming channel, huwag mo pong kalimutang mag-likes and subscribe. At i-hit mo na rin po ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa panonood. Paalam! Bye!